ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Handa ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Halina at matuto ng bagong arali. Halina at matuto ng bagong arali. Ang ating asignatura ngayon ay edukasyon sa pagpapakatao para sa grade 1. Tayo ngayon ay nasa unang markahan, week 2. Ang ating arali ngayon ay pagsasakilos ng sariling kakayahan. Sa nakaraang aralin ay natutunan mo na ang bawat bata ay may sariling gusto, interes, potensyal, kahinaan, at sariling damdamin o emosyon. Ngayon ay tutulungan ka ng aralin ito upang maisakilos mo ang iyong mga kakayahan at maipamalas ang mga ito. Kipilang dito ang pagkanta, pagsayaw, pagtula, pagkukwento, at husay sa sports. Pagmasdan natin ang mga bata sa larawan, ano ang inyo napapansin? Tumpak! Mahilig silang dalawa sa sports. Tama ba ito? Ito ba ay magpapakita ng pagpapaunlad ng kanilang kakayahan? Magaling! Tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Tumpak! Dapat nating gayahin ang dalawang batang ito. Hindi sila mahihiyain na sumali sa mga palitsahan ng paat. Pagmasdan naman natin ang mga bata sa larawan. Ang unang bata ay mahilig sa sports na karate, kung kaya siya ay patuloy nag-iensayo. Tama ba ito? Magaling! Tumpak ang iyong sagot. Ito naman si Carol. Mahusay siyang tumula, ngunit ayaw niyang ipakita ito sa kanyang mga kamag-aral. Ito ba ay nagpapakita ng pagpapaunlad ng sarili? Mali! Dapat ay ipakita niya ang kanyang mga talento. Ano naman ang napapansin niyo sa ikatlong larawan? Siya si Marco. Isa rin siyang batang mahihiyain. Mahusay siya sa basketball. Ngunit ayaw niya sumali sa tuwing naglalaro ang kanyang kuya dahil nahihiya siya rito. Tama ba ito, mga bata? Mali! Dapat ay ipakita niya at mag-ensayo pa siya upang lalo pa siyang gumaling sa basketball. Pagmasdan ng larawan ng tatlong magkakaibigan, sila ay mahusay mag-drawing, magkulay, at mag-painting. Kung kaya naman sa oras ng arts time, sila ay masiglang sumasali sa mga gawain. Tama ba ito, mga bata? Magaling! Tama ang iyong sagot. Ito naman si Christine. Mahusay siya sa computer. Kung kaya naman sa mga palitsaan sa paaralan na may kinalaman sa computer, ay lagi siyang sumasali. Ito ba ay nagpapakita ng pagpapayaman ng kakayahan? Magaling! Tama ang iyong sagot. Ito naman si Maria. Mahusay siyang sumayaw. Ngunit sa sobrang mahiyain ay ayaw niya itong ipakita. Ito ba ay nagpapakita ng pagpapayaman ng sariling kakayahan? Mali. Ito naman si Arnold. Isa ring batang mahiyain. Mahusay siyang bumasa. Ngunit pag tinawag siya ng kanyang guro, ay ayaw niyang bumasa. Ito ba ay nagpapakita ng pagpapayaman ng kanyang sariling kakayahan o hindi? Magaling! Mali! Para sa inyong gawain sa pagtatuto-isa, lagyan ng check kung taglay mo ang mga isinasaad sa bawat bilang at X naman kung hindi. Ito ang kakayahan ni Bob. Tingnan natin kung ano ang kanyang mga kakayahan. Marunong ako umawit at pinaririnig ko ang aking boses. Ang sabi niya, ito ay kanyang kayang gawin. Kayo, kaya niyo ba yon? Lagyan ng check kung opo, X naman kung hindi po. Para sa ikalawang bilang, mahusay akong sumayaw. Sabi niya, siya ay mahusay sumayaw kaya nilagyan niya ito ng check. Ikaw, mahusay ka rin ba sumayaw?
marunong ako sa larong sports tulad ng basketball. Sabi niya, hindi niya ito kayang gawin. Ikaw, kaya mo ba yon? Kaya kong ikwento ang istoryang narinig. Sabi niya, kaya niya daw itong gawin. Ikaw, kaya mo ba yon? Mahusay kong tumula na may kasamang kilos at aksyon. Sabi niya, kaya niya itong gawin. Ikaw, kaya mo ba yon? Mahusay. Maliban sa mga nabanggit sa unang gawain, mayroon ka pa bang ibang kakayahan? Ano pa ang mga ito? Para sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, pumili ng tatlong kakayahang iyong taglay. Ano-ano ba ang mga kakayahan na kaya mong gawin? Isulat ang mga ito sa iyong kwaderno. Sa tapat nito, lagyan ng isa ang pinakagusto mo, dalawa ang pangalawa, at tatlo ang pangatlo. Ito ang sagot ng isa sa iyong mga kamag-aral. Kakayahan daw niya ay kumuhit. Kaya din daw niyang sumayaw. Kaya rin niyang umawit. Nilagyan niya ng bilang kung alin ang pinakagusto niya. Pinakagusto niya ang kumuhit. Ikalawa ang pag-awit at ikatlo ang kanyang pagsayaw. Ikaw, ano ang mga kakayahan mo? Lagyan ng bilang isa ang pinakagusto mo. Lagyan ng bilang dalawa ang pangalawa sa gusto mo. At lagyan ng bilang tatlo ang pangatlong gusto mo. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang tatlo, kilalanin ang mga larawang nagpapakita ng tamang pagsasakilos ng angking kakayahan. Lagyan ng check kung oo at X naman kung hindi. Pag-iensayo sa pag-awit. Check o X. Pagsasanay sa pag-awit. Ano ang iyong sagot? Check o X. Magaling. Pagsasayaw. Check o X. Tumpak ang iyong sagot. Pagsali sa larong basketball. Magaling! Pagluluto sa bahay. Check o X. Magaling! Marunong magpinta, ngunit ayaw gumawa. Check o X. Tumpak ang iyong sagot. Ito ay mali. Dapat ay pinagpapatuloy mo ang iyong talento. Nakita mo sa mga larawan na may mga batang hindi gumagawa ng kanilang kakayahan. Taglay man nila ang talento. Kahit taglay nila ang talento, ay ayaw nilang ipakita ito dahil sila ay nahihiya. Hindi sila kumikilos upang ipakita ang mga ito. Hindi ka dapat tumulad sa kanila. Pagmasdan niyo mga bata, sila ay may kani-kanilang talento. Ang bawat batang tulad mo ay may kani-kanilang talento at mga kakayanan na dapat ay iyong pagyamanin. Huwag mahihiya. Pag-iensayo at malimit na paggawa nito ay makatutulong sa iyo upang mas lalo ka pang gumaling. Sikapin mong magamit ang iyong talento sa mabuting bagay at pamamaraan. Ipakita ito sa tamang panahon at pagkakataon. Sa bawat pagsasakilos nito, unti-unting nahuhubog ang iyong kakayanan. Sa pagkakataong ito, matututuhan mo kung saan nagmula ang iyong mga kakayahan. Saan kaya nagmula ang iyong mga husay at galing? Piliin sa mga sumusunod na kahon kung alin dito ang mga pinagmula ng inyong kakayahan. Regalo mula sa Diyos? Ito ba ay namana mula sa pamilya? Ito ba ay nakikita sa paligid? Ito ba ay nagustuhang gayahin? Ito ba ay nakasanayang mong gawin?
o ito ay gawaing nagpapasaya sa iyo. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang apat, gumupit ng larawan na nagpapakita ng iyong kakayahan. Idikit ito sa inyong kwaderno. Maaari ring iguhit mo ito. Ilagay ito sa loob ng isang bituin, katulad nito. Mag-ingat sa paggamit ng gunting, magpatulong kay nanay, kay tatay, o kay ate at kay kuya, o kung sino man nakakatanda na kasama mo sa bahay. Para sa inyong gawain sa pagkatuto lima, sa unang hanay ay mga kakayahang na isakikilos ko. Ano-ano ang mga kakayahan na kaya mong gawin? Sa ikalawang hanay naman, gawain ko na nagpapaunlad ito. Paano ba napagyayaman o napapaunlad ang iyong mga kakayahan? Narito ang sagot ng isa sa iyong mga kamag-aral. Kaya niya ang pagguhit at pagkukulay. Napagyayaman niya ito sa pamamagitan ng palagi daw siyang gumuguhit at nagkukulay. Ikalawang kakayahan niya ay pagsasayaw. Paano niya ba ito napaunlad? Sumasali daw siya sa mga programa ng paaralan. At ikatlong kakayahan niya ay ang pag-awit. Paano niya napagyayaman ang kanyang husay at galing sa pag-awit? Palagi daw siya umaawit, lalo na kapag siya ay masaya. Ikaw, ano-ano ang mga kakayahan mo at paano mo ito napauunlad? Kunin ang iyong sagotang papel. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang anim, isulat kung tama o mali ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Una, ipagmamalaki ko ang aking kakayahan. Ulitin ko, ipagmamalaki ko ang aking kakayahan. Tama o mali? Mahusay! Tama! Tama na ipagmalaki ang iyong kakayahan. Hindi ito pagyayabang. Pinakikita mo lang ang iyong kakayahan. Ikalawa, ikahihiya ko ang aking mga kakayahan. Tama ba ito mga bata? Mahusay! Mali! Dapat ay huwag mong ikahiya kung ano ang talentong ipinagkaloob sa inyo ng Diyos. Ipakita mo ito sa iba. Ikatlo, pauunlarin ko ang aking mga kakayahan. Tama o mali? Tama! Kailangan paunlarin ang aking kakayahan. Kaapat, ibabahagi ko ang aking mga kakayahan. Ibabahagi, tutulungan mo ang isang tao na gusto rin makita o magawa ang iyong kakayahan. Tama ba ito? Magaling! Tama! Maaari nating ibahagi sa iba ang ating kakayahan. Halimbawa, mahusay kang sumayaw. Gusto rin ng iyong kamag-aral na siya ay sumayaw. Tuturuan mo siya. Ikalima, takot akong ipakita ang aking mga kakayahan. Tama o mali? Mali. Huwag matakot na ipakita ang iyong mga kakayahan. Iguyat ang masayang mukha kung ang pahayag ay tamang pagsasakilos ng kakayahan. Malungkot na mukha naman kung hindi. Unang bilang, si Mimi ay magaling umawit, kaya magiliw niyang ipinaririnig ito sa ibang tao. Tama ba ito? Iguhit ang masayang mukha. Kung mali, iguhit ang malungkot na mukha. Tumpak ang iyong sagot. Kailangan ay magiliw nating itong iparinig sa ibang tao. Magaling gumuhit si Nico, pero ayaw niyang ipakita ang kanyang mga iginuhit sa mga magulang at kanyang mga kapatid. Tama ba ito mga bata? Masayang mukha o malungkot na mukha? Magaling! Malungkot na mukha. Dapat ipakita mo ang iyong nagawa. Ikatlo, pagluluto ang hilig gawin ni Sarah. Tuwing araw ng Sabado ay tumutulong siya sa pagluluto sa kanilang bahay. Tama o mali? Masayang mukha o malungkot na mukha ang iyong iguguhit? Ano kaya? Magaling!
Tama, kaya masaya mo ka ang dapat iguhit. Kung mahilig kang magluto, maaari kang tumulong kay nanay at tatay o magpaturo sa kanila. Binabati kita! Natapos mo na ang ikalawang linggo ng ating aralin. Kung hindi mo pa tapos sagutan ang iyong module, ay maaari mo itong balikan upang iyong sagutan. Nawa ay nakatulong ang video na ito sa iyong pag-aaral ngayong araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig, mga bata! Tandaan natin na ang karunungan ay kayamanan. Sabay-sabay natin sabihin, God loves me and you. Paalam hanggang sa muli! Please don't forget to like, share, comment, subscribe, and press the bell button for more videos.